star-studded ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa June 30 sa National Museum sa Manila. Ito ay dahil sa dadalo sa panunumpa ni Marcos ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay incoming Presidential Communications Secretary Trixie Angeles, dadalo sa inaugurasyon sina Chinese Vice President Wang Kaishan at Vice President ng Vietnam na si Vo Thi Anh Xuan. Dadalo rin sa inaugurasyon ni Marcos sa United States of America, Second Gentleman Douglas Craig Emhoff at Governor General David Hurley ng Australia. Dadalo rin ang mga ambassador mula sa Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, India, Japan, Republic of Korea at United Kingdom. Sa inaugural, it starts at early in the morning, yung arrival of the President-elect in Malacanang. Sunduin niya ang Pangulo. Pagkatapos may military honors. After which, tutungo na ang President-elect doon sa National Museum. Sa National Museum, simple lang po ang ating seremonyas. In accordance with the directive of the President, kailangan solemn at traditional. Playing of the Philippine Anthem, ecumenical or interfaith prayer, military civic parade, reading of the joint resolutions of the House, all of this is traditional. Administration of the oath of office by the Chief Justice, and then the inaugural address, after which tutungo ang mga guests sa loob ng National Museum for the Vingt d'Or. It'll take an hour or so, after which doon na ang tungo sa Malacanang para mag-oath-taking ang gabinete at ilang mga opisyales. I understand there's a street party in Menjola also at the same time. Pagkatapos ng panunumpa, magkakaroon ng Vingt d'Or si Marcos sa National Museum para sa mga foreign dignitaries. May kaunting pagbabago sa inaugural address ni Marcos bukas. Gagamit na ng teleprompter si Marcos para masiguro na magiging maayos ang talumpati nito. Pagkatapos sa National Museum, babalik si Marcos sa Malacanang para sa mass oath-taking ng mga cabinet secretaries at magkakaroon ng inaugural dinner. Pagkatapos nito, ay dadalo si Marcos sa People's Concert sa Mindiola bilang kanyang pasasalamat sa mga bumoto sa kanya. Tutugtog o magseserenade sa taong bayan at kay Marcos ang sikat na Philippine Philharmonic Orchestra. Magbibigay din ng solo performance ang world-renowned awarded classical pianist na si Cecil Licad. Nabatid na personal choice ni Marcos si Licad at Philippine Philharmonic Orchestra. Suot ni Marcos sa kanyang inaugurasyon ang modern barong na inspired ng rayadillo na isang traditional military uniform noong Spanish era. Ang multi-awarded designer na si Pepito Albert ang nagdisenyo ng barong, pati na ang fully embroidered barong mula sa Taal na gagamitin naman ni Marcos sa mga aktibidad sa gabi. Si Albert din ang nagdesign sa terno na isusuot ni incoming First Lady Liza Marcos. Gawa ang terno sa vintage piña fabric. Si Albert din ang nagdesenyo ng mga barong na isusuot ng tatlong anak ni Marcos na sina incoming Congressman Sandro, Simon at Vincent, pati na ang isusuot ni dating First Lady Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Kumuha naman ng ibang designer ang kapatid ni Marcos na si Senator Amy Marcos. Ibibida ni incoming First Lady Liza ang mga sapatos na gawa ng mga Filipino. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.